Ngayon nga, ipapakita ko sa inyo yung tamang paggawa ng avocado graham float. Yung bang ganyang kaganda guys, o tingnan nyo naman yan. Hanggang ngayon kasi, yung iba hindi pa alam kung paano yung tamang paggawa ng graham float. So yung iba, basa daw yung crackers nila, baka kasi hindi malapot yung nagawa nilang cream. So ngayon, ituturo ko sa inyo. Kadalasan yung ginagawa ko dito ay mango graham float. So panahon naman ang avocado ngayon, kaya itry naman natin. Ayan, bulok pa nga yung isa, kaya apat na lang yung magagamit. Huwag niyong hahalo itong mabuti, cut and fold lang para hindi bumagsak yung cream. O diba, ganun lang gumawa ng tamang cream. Malapot na siya, so hindi na yan mabilis ma-absorb ng cracker. Eto nga pala yung gagamitin kong tray at naglagay lang ako ng konting cream dito sa may ilalim para hindi siya mahirap kunay kapag na nabuo na mamaya. After nyan, lagyan na natin itong mga graham crackers. Hindi naman kailangan na magandang maganda dito, basta malagyan niyo lang lahat ng tray na yan, okay. Ilagay na din natin itong ginawa natin na napakalapot na cream. Kapag ginaya niyo to guys, serve ng crackers. Maglalagay din ako dito ng Oreo, pero ito guys ay optional lang. Pag bumibili kasi ako ng avocado shake or avocado dessert, meron silang patoppings na Oreo. So ayan, naisipan ko lang. Ilagay na din natin yung avocado at biscuit ulit. Ganun lang guys, paulit-ulit lang hanggang sa makagawa kayo ng